Okay mga boss, magandang gabi po sa inyo. Ngayon mga boss, i-update ko lang yung ikinabit kong tachometer or yung RPM meter na binili ko sa Shopee nung nakaraan kung paano baga siya i-calibrate. So yun, ito inilipat ko rito sa cable, nilagyan ko lang cable tie kasi natanggal dun sa pagkakadikit. Hindi niya kaya yung ulan. Nung nabasa nung ulan mga boss, natanggal yung dikit, kaya ihahanap natin ang mas magandang lalagyan. So ito na mga boss yon. Dati kasi akala ko mataas yung reading. Mababa yung reading, nasa 400 plus yung reading niya dati. Ay ito nga pala ay times 10. Ibig sabihin mataas na yung mga boss. Yung minor niya nasa 4000 RPM dati. So ngayon mga boss, gamit uli yung digital tachometer na wireless. Imamatch na lang natin. So sa pag-calibrate niyan mga boss, tulad nga nung sinabi ko, times 10. Kaya kapag kayan ay halimbawa dito 2550. So doon mga boss 255 lang dapat. So dapat ay ganun lang yung kalabasan. Tulad nito 276, medyo mataas pa. Yan 2550 yan, 276, ibig sabihin 2760, nasa 200 RPM pa yung diferensya. So yan mga boss, para makalibrate nga ng mas malapit ay depende rin sa pagkakadikit nung purple na wire diyan sa high tension wire. So ayan, medyo malapit na mga boss, kasi halimbawa dito 1590. Pag tiningnan naman dito sa ikinabit nating Koso digital RPM mga boss, mas malapit na yung pagka-calibrate niya. Ayan 1740, yung isa ay 1590. Ibig sabihin konti na lang mga boss. Ang babaguhin na lang natin diyan ay yung pagkakaipit nitong wire. Yan, yung purple na wire na yan. Hindi na, kasi sabi ko nung una mga boss, na andun kasi sa instruction, doon sa manual, kailangan iikot natin ng 10 times doon sa high tension wire. Ang problema mga boss, kapag ka inikot natin ng 10 times, sobrang taas nung kanya reading. Kaya ang ginawa ko, isang ipit lang, doon na siya nakuha yung pinakamalapit na reading ng RPM. So ayan ang mga boss, so bumababa na 1580, tapos dito 1540, hindi na nagpapanlayo yan mga boss. So ayan na nga mga boss, hindi na nagpapanlayo, ibig sabihin okay na yan. Basta isang clip lang doon sa wire, yun na yung pinakamalapit na reading sa digital tachometer sa doon sa wireless na ginagamit ko mga boss. Diyan ko nakuha. So dito, kung ako ang tatanungin mga boss, maganda na sana. Ang problema, magta times 10 ka pa. Sa unang tingin mo, medyo parang hindi baga katulad nung apat na digit. 3 digit lang mga boss, lagi yung lumalabas. Kasi pag lumabas yung 1,000, equivalent na yun sa 10,000 RPM. So, ayan mga boss, doon sa pag-calibrate naman, ilalagay natin siya sa 0.5 kasi doon yung pinakamalapit. Pag inilagay mo pa sa 1 or 1 to 6 mga boss, ito yung selector na yung switch. Press nyo lang ng 3 seconds, lalabas na yung mode nyan. Yung menu. Diyan nyo lang isi-select yung 0.5. Ang kasunod nyan mga boss, 1 to 6. Pag sinelect nyo, tulad nito, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6. Dito mga boss, hanggang 6, napakataas na reading niyan. Kaya sa 0.5 tayo, yun yung pinakamalapit na lumalabas na reading. Kaya i-choose nyo na lang yung 0.5. So sa 0.5 mga boss, yan na. Doon na nyo mapapakinabangan ng accurate or pinakamalapit. Hindi man talagang sakto,
Yun yung pinakamalapit, nasa 0.5 mga boss. Tapos yan, mawawala yan after 30 seconds. Bibilang ka lang ng 30, yun, mawawala na yung kumikislap-kislap na yan. Ayan, naka-steady na mga boss, pwede na uling mag-reading. So, yan, ganyan lang kadali i-calibrate itong Kuso RPM. Ito mga boss, maganda ito sa Barako 3. Gawa ng para alam ninyo kung ilang RPM. Pag mag-a-adjust kayo, kita ninyo. So, pwede rin naman yung mga wireless, pero ito mas maganda, nakakabit na. Para kita nyo, hanggat nananakbo, meron kang basihan sa RPM. Ang hindi ko lang nagustuhan dito, 3-digit nga lang siya kalimitan. Dapat ay 4-digit para alam mo talaga yung RPM. Magta-times 10 ka pa mga boss. So,